Good evening guys, ako po si Allen. At ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano magluto ng adobo wala mantika. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig. Adobo na hindi niluto sa mantika. So guys, tara na, hindi ko napapatagalin. At hapo na na. Kaya. So kailangan natin ng kaserola. Kailangan painitin ng kaserola guys. Ayan. Papainitin natin yung kaserola. So, di ba guys, meron siyang tubig dahil hinugasan ko siya. Hahayaan kong matuyo yung tubig dito sa kaserola. Hindi ko siya pupunasan. Kumbaga, ito. Ito guys, ito yung mga paborito kong ano, kutsara. Malaking kutsara. Kawin yung kutsara. Kung nakikita niyo, lagi ko itong ginagamit kapag nag-ano ako. Nag-video. So, meron tayo ditong sibuyas at saka patatas. Unahin natin yung sibuyas ilagay. Pwede na rin ihalo to guys, pero pwede rin hindi. Unahin na natin yung patatas, ay yung ano, sibuyas. Since malinis naman yung kamay ko, kakamayin ko na para mabilis. So, inuna ko muna yung sibuyas mo, haluin lang yan. Bakit kumamoy nyo na guys yung sibuyas? Kasi yung sibuyas, nagbibigay siya ng parang watery. Tingnan natin yung apoy. So, ito guys. Ito yung manok. Isang kilo at dalawang guhit to. Ilalagay natin siya lahat. Haluin. So guys, haluin natin siya. Palakasin niyo yung apoy. Yung pinakamalakas na apoy. Haluin siya hanggang sa mag-blend niyo yung sibuyas at saka yung kamay. Yan, na-blend ko na siya, no? Pagka-blend, so guys, diba sabi ko sa inyo, ako yung tipo ng tao na hindi pinaisa-isa yung mga gawain ba? Gawain. Hanggat mas, pagsasama-sama ko, pagsasama-samaan ko siya. So, dahil ang patatas, matagal siyang lumambot, isasama na rin natin siya. Haluin ulit. Ingredients natin yung sibuyas, patatas, bawang. Yung bawang guys, kung gaano karami gusto nyo, sa akin marami gusto ko eh. Nalagay ko na yan. Dalawang kutsara.
Tapos, meron din akong grated luya. Since ang luya is good sa katawan natin, dalawang kutsara din na puli. Ayan. Then, haluin ulit. Haluin hanggang sa mag-blend yan, guys. Pagkahalo, takpan. Tatakpan natin siya. Hahayaan natin siyang magkaroon ng yung magkakaroon siya ng sarili niyang tubig or mantika. So guys, kung nakikita niyo, yan, nag-aano na siya, may sarili na siya. Nag-i-evaporated na yung ano niya, no? Mayamin na siya. Tanggalin natin. Makikita niyo guys, meron siyang sarili niyang tubig. Yan. May sarili siyang tubig. Yan, nag-water na siya, di ba? Haluin lang natin. Haluin. Sa adobo, naglalagay din tayo ng suka. Sakwa, sikcho means apple vinegar. Sakwa siya, apple. Kung ilan lang gusto nyo ilagay, pwede. Depende sa inyo. So, ang ilagay ko is 5. Tawag na jinkanjang. Ito guys, yung toyo na to, ginagamit talaga to sa paggawa ng mga side dishes ng Korea. Ito naman tinuro ko sa inyo, ito, matkanjang. Ito naman yung gamit sa pagluto ng mga soup. So, 5 ang nilagay ko rito. Gagawin ko siyang 10. Depende sa lasa niyo. So, nilagyan ko siya ng 10 na kutsara. Ito guys, asukal to ah. Hindi siya yung kulang asukal. Lalagyan ko lang siya ng 1 spoon. Kasi nilagyan ko siya ng suka, diba? Kasi kakainin to na ang aking dalaga at saan ng bunso. Lagyan ko siya ng ganyan lang. Ganyan lang marami. So guys, kung makikita nyo, yan. May nagtanong, bakit daw pinagsama-sama ko daw yung sibuyas, patatas,
Hindi ko daw ginisa. Kasi ganito yan, guys. Ito kasi, wala siyang mantika. Sariling mantika ng manok yung ginamit ko rito. Kaya nga, diba, own style ko to ng pagluluto. Kasi, hindi ako fan ng mantika. Hanggat maaari, ayoko nang may mantika sa pagkain. Since ang manok, meron siyang sariling oil, yun ang ginamit ko. Tingnan nyo, guys, may sarili siyang oil, diba yan? Pakuluan lang natin siya hanggang sa pagkumulo na pwede na siyang kainin. Yan, para maniwala kayo na naluto na yung ano, yan, manok. Yan. Sibuyas. Takpan natin. Aba, mamaya takpan. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, guys, yung karne. Malambot. Tapos, sigit sa lahat, luto na yung, ano niya, luto na yung, ano niya, yung loob. Mm. Malasa pa. Kasi nagbe-blend yung lasa ng luya at saka ng bawang. Tapos yung sibuyas na ginamit ko kanina, wala kasing violet na sibuyas dito. Nag-aano siya, yung nung minix ko yung karne, nag-blend yung lasa nila, masarap. Mm. Since hindi ako kumakain ng masyadong maalat, hindi rin ako kumakain ng masyadong matabang. Ayan, guys, nakikita niyo ba? Ayan. So, kasi kasama ko yung biyanang kung ano, tama na yung toyo niya. Haluin lang. Yung apoy, guys, kapag malapit na siya maluto, kasi malambot na siya, gusto ko kasi malambot pa para yung anak ko hindi siya mahirapang magmuyaba. Ayan. Since malambot na lahat ng ingredients, takpan na natin siya hanggang sa kumulo ulit, hanggang sa lumambot na yun talaga yung karne. Then, pwede na kainin. Takpan hanggang kailan nyo gusto, kung ilang minuto. So, guys, ito na po yung aking niluto na chicken adobo without oil. Kung makikita nyo, guys, luto na siya lahat. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo for following updates. Then, see you on next vlog.